Good day mga ka-sports natin dyan. Phenom Superstar Eliza Valdez Team Korean Cool Smashers magkakasubukan kontra nga sa Kurashiki Ablaze Japan mamaya. Pero mga ka-sports natin dyan, marami talaga mga nagdududa sa Korean Cool Smashers at nababash nga sila at sinasabi na papataubin daw sila ng Team Japan ng mabilisan. Well, mga ka-sports natin dyan, masasabi ko na talagang malakas ang Team Japan, pero hindi naman natin maikakaila na ang ating Korean Cool Smashers ay isa sa mga pinakamalakas na team sa ating bansa. At higit sa lahat, palaban ang mga players dito kung kaya hindi ito basta-basta magpapatalo sa Kurashiki Japan. Pero mga ka-sports natin dyan, ang laban nila mamaya para malaman nyo ay parang friendly match lang po. Hindi po yan talaga ang tunay pa nilang laban dahil pasok naman talaga sila sa finals na. Pero atin sisilipin kung sino ang mananalo sa dalawang team na ito. Kung bago ka muna sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Susunod na! Drop it! Kurashiki Japan, isa sa pinakamalakas na team pagdating nga sa PVL Invitational Conference kung saan nga kahapon nga ay pinatiklop nila ang koponan ni Mika Reyes, ang PLDT High Speed Hitter. Pero mga ka-sports natin dyan, masasabi natin na pumalag nga ang team ng ating Mika Reyes na kung saan ay maganda ang kanilang naging laban. Kahit nga mga ka-sports natin dyan, wala itong si Joey Frado dahil meron nga siyang mind injury, pero kita natin na talagang pumalag ang PLDT kung saan nga inabot pa ito sa 4th set bago nila napataob ang nasabi nating PLDT na kung saan ay talagang nakipagbakbakan sila sa Kurashiki Japan. Masasabi talaga natin na close fight ang kanilang laban dahil ang kanilang mga scores ay halos dikitan lamang. Ngayon mga ka-sports natin dyan, dahil nasa number 1 standing nga ang Team Japan at gayon rin ang ating Phenom Superstar Eliza Valdez Team, ang Creamline nasa number 1 standing din, kung kaya silang dalawa ngayon ang maghaharap. Pero mga ka-sports natin dyan, ang kanilang laban mamaya ay hindi pa talaga to tunay na laban dahil kahit isa sa kanila ang matalo, Japan Man o Creamline, ay sila pa rin ang maghaharap pagdating nga sa Grand Finale. Pero mga ka-sports, ang may hawak po bilang kampiyon nato dito sa nasabi nating PVL Invitational Conference ay ang Creamline Cool Smashers. Sila nga ang may gold medal at may hawak nga ng crown na talagang nangunguna palagi pagdating nga sa battle, pagdating sa Invitational Conference. At kasunod nila dyan ang Petrogas Angel sa kasamaang palad ay hindi nga nakapasok ngayon sa Final 4 ang Petrogas Angels. Kung gayon naman mga ka-sports, alam natin na mas malakas ang makakaharap ng ating Creamline Cool Smashers na babash man sila ngayon at sinasabihan nga na papataubin sila agaran ng Team Japan. Mukhang hindi naman siguro to mangyayari mga ka-sports dahil alam naman natin na talagang malakas ang Creamline Cool Smashers at kita naman natin na ang Kurashiki Japan nga ay nahirapan sila sa PLDT. How much more pa kaya kapag nakalaban nila ang pinakamalakas na team sa ating bansa, ang Creamline Cool Smashers. Pero mga ka-sports, pinaghandaan talaga nila ang Creamline Cool Smashers. According nga yan sa kanilang coach at sa kanilang mga players, ay handang-handa daw sila sa kanilang laban mamaya. At sa interview nga, sinabi nila at inamin nila na ang Creamline Cool Smashers daw talaga nakita nila ang galawan at isa raw ito sa mga pinakamalalakas na team at aminado sila na hindi raw ito napapagod kahit na hanggang 5th set abutin. At tinataya nga ang aabot talaga mamaya ang kanilang laban hanggang sa 5th set. Ayon yan sa kanilang coach dahil alam nila na matatag ang Creamline Cool Smashers. Kaya sa mga nagsasabi dyan ng mga bashers dyan na ang Creamline ay mabilisan na papataubin ng Team Japan, maghulos dili kayo mga ka-sports. Baka mamaya ay lamunin nyo or lunukin nyo ang inyong mga pambabash sa Creamline Cool Smashers dahil mismong pamunuan na nga ng Kurashiki Japan ang nagsasabi na ang Creamline daw di umano ay isa sa mga pinakamalakas na team pagdating nga sa Pindas. Malaki ang respeto nila sa Creamline Cool Smashers kung kaya nga handang-handa sila sa kanilang laban. Ayon po yan sa interview sa kanila. Well mga ka-sports natin dyan, talaga magiging maganda ang laban mamaya
Pero para sa akin, baka dumiskarte si Coach Sherwin Meneses na hindi na muna gamitin ang kanyang mga key players dahil kahit matalo naman sila ng Team Japan, ay pasok naman sila sa finals. Kinakailangan talaga ang paghandaan ng Creamline Cool Smashers ang nalalapit nilang finale na labanan at magaganap po yan sa July 30. Kaya sa mga bitter dyan sa Creamline, huwag kayong mag-alala dahil kahit matalo mamaya ang Creamline, hindi pa naman yan ang kanilang tunay na laban at ang tunay na galawan. Yan ang laban nila mamaya ng Team Japan ay isang friendly match na lang mga ka-sports natin dyan. Dahil tulad ng sabi ko, ang tunay na laban nila sa July 30 magaganap. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka muli sa lahat ng kaganapan pagdating sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.